still the same for RV Pride na baka sila din alam na nila kung saan sila nagkukulang ng early para makuha na ngayon tong laban. Tsaka yung momentum kasi, malaking bagay na yan para sa kanila. Diba? Entering this draft, shout out doon sa mga naglaro kanina na feeling ko hindi pa sila naka-move on agad doon sa Minions. Oo nga eh. Kasi kahit parang, ako eh. Parang gusto pa eh. Pero kasi ang bida ngayon, yung qualifier teams natin. Eto na nga. Sinful, sila may GC, ayang sila Celesti, tapos si ano, si Placo at si Clarence. Samantalang para sa RV Pride naman, with their bagong addition na si God Draco, kasama ang mga miyembro na sila Eloysan, Onyokis, Doc George at si Carl, they are up ahead by one against match point para at sa kanila. Match point yun. Kumbaga, ito nga yung ano eh, ito nga yung sinasabi natin grand finals that we never had then during regional. The regional qualifiers. Kasi para sa mga hindi po nakakaalam, meron tayong group A and group B at magkahiwalay sila ng grupo. Tapos, yep. Nakita natin kung sino yung top 1 sa group A and top 1 sa group B. And yun na kasi yun. Yun na yun eh. Sila na yung pumasok sila dito yung sa liga. Sila na yung qualified sa liga. And wala na tayong finals. Kasi dalawa naman yung papasok. Kaya so, naman. Bakit pa natin sila paglalabanin dun? Eh, pwede naman nating i-save yung laban nila para dito sa regular season na ngayon. Eh, wala boss, walang mga ruby-ruby, hindi mahawakan ni Doc George yan. The first meet-up, tapos hindi pa ipapahawak kay Doc George ang kanyang signature. Although, parang sa akin, okay lang naman yata for RV Pride na hindi na nila makuha yan. Kasi nagiging sobrang halaga lang din ng ruby pick for RV Pride kapag nagpa-pull up sila ng double mage. Dahil isa si Doc George sa nagiging setter at potential frontliner. And yun din yung pinoint out natin before na parang ano eh, dun sila kinakapos ngayon, which is nagagawan naman at napifilan na ngayon ni God Draco yung sustainability, yep. Plus yung extra crowd control na parang before eh, medyo hindi yata kaya ni Kuya Onyokis na sana lang lahat ng highlights. Diba? Kailangan niya din ng kaagapay kahit na anong galing mo sa buhay, eh siyempre dapat may umaagapay sa'yo. Yan. At kaagapay ng bawat isang player dito, ang kani-kanilang mga pamilya na nakasuporta sa comment section. Nakikita ko dito may mga nagko-comment, go anak! Andyan yung mga, yung parents ni Mr. Carl James Bautista. Diba? Yung parents ni Eloysan, dyan din nakita ko na nag-comment kanina. Sabi nga, oh, go babe! Eloysan. Ay, oy, oy! Ay, grabe nga! Meron nga! Go baby, Sinful! Ay! Ay, grabe ka nga, Sinful! Pogi mo talaga! Go, baby, Flaco. Oh. Ay, grabe ka nga, pasipa nga. Ay, mali pala yun. Kasi kanina yung mga sipa nyo, Kokoy Boy, no? May mga target-target lahat. Marshall Mayhem. Para kay Celesti. Diba? Huwag nating kalimutan si Celesti. Oo. Grabe din talaga sa galawan sa mid lane. At sabi nga niya, diba parang aurahan na lang din dapat dun sa mid lane. Eh, ito ding si Eloysan, hindi naman basta-basta nagpapa-aura. Pero, woohoo! Wow! Assassin once again! Ang hawak ni Kuya Carl para sa RV Pride Esports. Ano ang isa pang kasama? Harith. Inagaw na nila kay Sinful yung Harith. Kinuha agad, no? Ni Doc George. So, anong may iwan para kay Minsitar Tarbos? Ay, wala palang Lolita. Tinanggal ng third pick. Pwede mag-Minsitar. Pwede mag-Minsitar. Ay, oo nga. Pwede mag-Minsitar, boss. Hindi makakasayaw yung Harith na yan. Anong isasayaw-sayaw? Walang aawit. Walang kakanta, boss. Wala ka munang tugtog. Piling ko, sure namin. Oh, Pylos. Minsitar yung piling. Nararamdaman ko na eh. Minsitar mo na to, boss. Oo, kasi yung mga kasalan ni Sinful, parang ano eh, halata mo nang walang gagawing matino eh. Ay. Iba. Obvious. Open nga naman. Kay ano? Kay Flaco. Kay Flaco. Well, si Joyboy yung mas nakilala natin. Oo. Diba? Pero this time, si Flaco ang gagamit at Edith naman for RV Fried. Still a possible room. Kasi mas gugustuhin mo yata siyang itapat sa Hylos over the Phobius eh. Yung Edith. Oo. Saka ang gusto mo rin kasi parang mas may setup din kayo sa room nyo. Pero for RV din, pwede pa nga sila magtanggal dito ng Minsitar.
Oh, feeling ko pagtatanggal. Kasi kanina nga nagawa nila magtanggal eh. Oh, parang inailangan nilang tanggalin eh. Kasi hindi ko rin alam, marang pag naka-main star dito si Doc Durs, hindi lang yung mga hari-harian yung tinatawag, pati yung Lord eh, pumapanig sa kanya eh. Tama naman. Eh, Noxlu. Anong ban na yun? Yung Noxlu na yan ay isang magandang ban dahil Harith Gold nga sila. At ang nagiging sagot ng, kumbaga yung immediate answer ng mga players sa MDL or and yung mga coaches ay Lunoxan yung Harith. Oh, kaya kasing tunawin eh. Kaya ang patayin ng Lunox. Kahit na sabihin natin, pareha sila nag-scale, basta nag-level 4, lamang kasi yung Lunox talaga. So for RV, magandang ban ng Lunox, maganda din kung magtatanggal din talaga sila dito ng Mincitar. Kasi ano pa ba yung mga options dito ni Doctors? Madami pa naman. Nandiyan pa naman yung mga Claude, diba? Pero kasi, parang since match point na kayo, ayaw mo na lang sanang malason. Tama din naman. So kung kagamit ka ng mga ganong heroes as a for Marshall May, okay. Okay, bano yung Mincitar? Ano ang matitira ngayon for Marshall Mayhem, a.k.a. Mr. Sinful? Bexana. Oh, woohoo! Talagang tinanggal yung Angeline. Nag-review din, boss. Oo. Kasi yung ano yan eh, parang pwedeng gamitin ni Illusion eh. Oo. Tapos siya yung mag-mid. Kasi nga naman, meron silang Harry tas Edit. So, kung usapang damage, hindi naman kasi kakapusin talaga. So, what? Hindi. Ano pala? Bexana. Na hard guardan lang. Na hello lang tayo. Kasi nga naman, baki na may tayo ng... Ayun kasi. Ang tunay! Ayun kasi. Kasi, bago i-pick ng RV Pride, medyo occupied pa si Angela. Naka-hard guard pa siya kay Bexana. Sumanib pa doon, boss. Sumanib pa. Kaya... yun yung lumabas doon sa ano natin. So ngayon, now na nakuha na nila, okay, tapos na yung sanib, cooldown na. Cooldown okay. Na. Okay. Pwede ka nang i-pick, boss. Bumaba na. Sabi ni Angela, okay. Paano? Okay. Ayan, bata yung boses. Bata, eh, no? Bata. Bata ang babae yung boses. At ngayon, woohoo! Bruno. Sakto gumagano'n din pala si Bruno. Woohoo! Ano masabi mo doon sa Bruno na yan? Kalaban yung... Harith? Uy! Wow! Wait, ito ba ay tank, Karina, o damage? Feeling ko damage to, boss. Feeling mo damage? Feeling ko damage. Feeling ko may tank. Hybrid. Hybrid. Kasi parang hindi makakas... Ay! Oo nga kasi hindi ka makakapag-sync Chrono Dash. Hindi mo maipapalo yung Chrono Dash kay Karina pag naka-first kill. Kasi considered basic attack oo yun. Nga. Ganda nung ano, boss. Grabe. Ganda nung paghahanda dito ng Marshall. At tapos, siyempre, si PHI Olaya ay ilalabas niya na ang kanyang signature. Title. Ayan yung ano eh. Ayan yung during the regionals. Ayan din yung lagi niya nang ginagamit. And actually, siya nga yung roam na nag-MVP sa mga games dahil napakatindi niyang mag-setup. And for RV, definitely, God Raiko is... a good addition to the team. And for Marshall, feeling ko kailangan nilang nakapag-reset na sila eh. Kasi kung hindi, malaking bagay yung momentum na meron dito ang RV. Actually, yeah. Tapos nag-pull off pa yung Marshall Mayhem ng something new with the Karina. Oo. Na gagamitin ng Marshall Mayhem. So therefore, it could be an antidote or it could be a poison. Kontra sa side ng RV Fried, considering that they most likely have a more orthodox lineup with the Angela mid para kay Illusion. So, technically, ang trabaho lang ni dito, Illusion, magpaganda. Magpa-level 4, okay na yun. Roam ka na. Bumuo lang ng fleeting time. Oh, yun. Okay na yun. Diba? At pwede nating makita na guguluhin din dito itong si Carl. Ang kaso... medyo nalilito talaga ako minsan, no? Kung sino ba yung nagiging roam at sino ba yung nagiging XP sa Marshall. Kasi si Kuya Flaco, ang bilis niya agad rumesponde. Parang ito yung ano nila eh. Ito yung ginagawa nilang rotation na after ko mag-clear dun sa taas, ako naman sa gitna. Ikaw naman, Celesti, ikaw naman dun sa XP lane. Ikaw naman ang aakyat. Kasi makikisama siya sa panggugulo. Oo. Dun kay Clarence. So this is a rotation na ginagawa ng Marshall Mayhem at this moment, is this gonna be effective?
kung titingnan mo naman yung level ni Clarence over kay Godraiko, just the same, lamang lang sa onti ng isang tick ng XP. At kung titingnan mo naman yung dal... Teka lang! Ang sakit ng mga bola! Grabe, tas natakot na rin. Wait lang, dun sa itaas. Si Onyokis! Eh, syempre, natutok na yung camera. Kailangan hindi siya mamamatay during the highlights. Ah, tama nga naman. Kung hindi ako makakagawa ng highlights, gagawa ko ng mga pangmatindihang galawan para di ako mamatay. And after ng first minion wave, hindi na umalis si Celeste sa XP lane. Oo, ano? Tapos ang nag-clear na ng mid lane, si ano? Si Clarence na. Nakakuha sila ng level 4. Wow! Para sa turtle, nag-cut pa sila. Nag-cut pa sila ng creeps. At ngayon, si level 3 lang. Si Godraiko ay tutulak doon. Ngayon si Mid-GC at yung turtle ay mapapasa kamay pa rin ng RBFRYD. Mapapalayo mga miyembro ng Marshall. Tatalon ngayon si Kuya Flaco. First blood secured by Mid-GC. Kahit nang sa inyo yung turtle, amin naman ang isa sa buhay nyo. Well, kung papasirin muna natin yung nangyari, it was really an advantage for Marshall Mayhem. Why? Three of those members sa sobrang vital sa skirmish ay level 4. Si Celeste, si Clarence, and even ito si Flaco. But because of the zone na ginawa ni Godraiko, hindi ko kailangan ng ultimate ko. Ang kailangan ko yung tulak lang. Na itulak niya si Mid-GZ, dahil nga naman Karina yan, hindi naman yan tulad ng Link na nakakaiwas-iwas ng ganun eh. Diba? So nakuha yung turtle rather, Retri, nag-level 4. Ito si Godraiko, gumawa ng setup. Ganda nung pinoint out mo, kaso nangingibabaw din yung sakit na meron. Si Doc George, wait lang, si Carl. Ay, oh, hindi naman. Okay. Akala ko papasok pa dun sa loob, pero napilitan. Mag-Temezo Blades at mamamatay na naman si Mid-GC. Tuloy sa pagragasa ang RBFRYD. Ngayon si Celeste na rin inakakaramdam ng kahapdian kontra sa kanilang kalaban. Definitely, RB, ganda nung ginawa nila doon. Killing Mid-GC sa sitwasyon na yun. Ito na yung nasabi natin. Hello, Sean. Pa-level 4 ka lang. Yun na. Pwede ka nang sumanib kapag kailangan. Hindi mo kailangan din magpakita sa lane kasi kami nang mag-clear para sa'yo. Diba? Si Godraiko na even itong si Onyokis na yung bababa para mag-clear ng mid lane. Ganun na. Or even yung Ling dadalaw para mag-clear wave. Diba? Para lang din hindi ka mapusan sa mid lane. Tapos ikaw, gawin mo lang yung natural na ginagawa ng Angela. Bato ka lang ng bato ng mga love waves. Tapos sanib ka lang. Sanib ka lang. At ngayon, dun sa taas, si Flaco kahit tumatalon siya, kahit dinatry niyang i-sustain, pero tila ba parang siya pa rin ang mamamatay. Pero napilitan gumamit doon! Up! Napilitan ding tumakas muna ng bahagya si Kuya Carl. Pero yung turtle na secure na ng Marshall Mayhem. Trade ang ginawa na naman at yung purple ang isusunod ng mga taga Iloilo sa ngayon. Hindi pwede yata to for a Ling na orasan na yung purple buff niya. Sobrang laki ng nabuy time ni Flaco doon sa taas at kada talon niya nabubuhay pa siya. Well, at the cost of that turret, kasi nga nakuha naman to ng side ng RBYD, pero the fact na nabilangan na yung purple, teka lang si Doc George, mabubuhat! Naku po, ginawang pusa yung harit. Nyaw! Nangaray eh. pero papayit! Ay! Onyokis tinutukan! Gumawa na naman ng highlight! Sobrang init ni Kuya Onyokis! Hindi mo totally makikita yon sa isang edit. Ma'am na flicker in para makahuli. Hindi ganun. Pero Onyokis yan eh. Hindi natin masisisi. Basta tinutok yung cam, may gagawin. May conceal si Godraiko. Pero nangyong implosion. Naku na pasama pa nga kasi tatlo yung nahuli. Sabay ulti na lang din para dito kay Kuya Carl. Kailangan nilang lumayo kasi nga naman. Ang sakit din mga miyembro mula sa Marshall. Pipiliing lumaban muli. Nandyan si Onyokis. Mukhang gagawa na naman ng pang-highlight. Pero parang kailangan yata munang lumayo. Pero nandun lang din naman. Doc Jors. Nandyan na yung mga pagsayaw. Si Celeste muna ang uunahin. At tila nga ba para namang party-party sa ngayon. Mamamatay din si Flaco at RB pa rin ang mananalo doon at walang kapalit na nakuha ang MM. And it's a double kill para kay Onyokis.
gumawa na naman ng highlight. Sorry, Doc George. Pero sa akin to. Nakatutok yung cam. Sa akin to. Saka sa akin nagsimulaan lahat. Kung di ako nag-primal rat doon, di tayo makakuha ang dalawa. Kung di naman ako mag-setup, di ako sumisilip, di ka rin naman lalaban. Oo, oh, di ba? What that mine is mine. That's because of me and me alone. Kaso si Carl, masasecure niya nga yung objective for the side of RB Pride Esports. That's the last turtle. Pero handa naman ang Marshall Mayhem pumalag. Parang sa ngayon, nakikita natin na ang karina dito ni Mid-GC ay hindi basta-basta napapagana. At sabi nga dito ni Katya Manalang, 2-0. Please, RB. Ay, kung ako sa RB, gagawin ko yan kasi may please na. Tempest of Blades, please na, papasok na! Nandun yung setup ni God Raiko, follow-up ng mga tropa. At mukhang mamamatay lang sa ngayon itong si God Raiko. Pero parang okay lang, Unyok is gumagawa na naman ng highlights. Pero tila ba nababaliktad? Nabati ko na yata yung ginagawa kasi si Mid-GC nakatatlo na triple para sa Karina at si Illusion. Pwede pa yatang isunod, pwede pa yatang i-dive kasi nandito na rin naman yung mga minions parating na. At ang RB, tila nga ba parang hindi na makakadepensa dito sa gitna. So nagkaroon na ng kasagutan, damage Karina o tank? Naka-full damage si Mid-GC. Ganon kasakit, pero Tempest of Blades plus Hot Guard! Hindi na pinatakas pa si Kuya Sinful. Meron na namang na-purge na makasalanan. Wait kasi, lang. Oy. Kala ko si Kuya Mid-GC mag-aabang eh. Pero, boost, ready yata ibigay ang RB. Sige, iyon na yung purple. Hanap kami ng trade. Oo, dito kami pupunta. At talagang confident si Carl na okay, sige, wala na yan. Kung nandyan man siya, sige, nakuha na niya at wala na akong purple. But the thing is, kahit papano, we are slowly expanding yung control natin sa mapa. At actually, no, for Marshall Mayhem, nakikita natin unti-unti lang silang umaabante. Tinatry nilang may panalo yung mga teamfight, pero si Kuya Sinful na naman yung itatry i-punish. God Raiko with the set at ngayon. Ito na yung counter ng RB. Si Carl dun sa likuran. Nakita si Celesti pero siya pa rin ang mapapunish ng Marshall Mayhem. Ito na nga ba yung counter go kasi aabante na rin si Clarence. Mid-GC on the flank. Mid-GC on the backline. Illusion na pa-flicker out at hindi pa rin natin masabi sino nga ba talaga ang lalamang. Hindi pa alam kung saan pupuesto, pero alam ng Marshall Mayhem, pare lamang tayo dito. Nabalibag, nandyan pa din naman yung mga pabuhat ni Celesti. Pero mapipilit akong matrust sa mga members ng RB Pride Dog. Pinalibag! Papalag! Pinalibag! Si God Raiko, tinatry nilang patayin. Tatalonan, Mid-GC with the kill. Kailangan lumayo ni Celesti na iwan dito yung mga tropa ng Marshall. At ngayon ang RB, tuloy lang ngayon si Kuya Carl, pati si Doc George ay nabigyan. Kailangan yata nilang lumayo. Si Celesti nandun pala sa may panagilid. Napilitan na rin siyang gumamit ng Crimson Beacon. Hinabol pabalik. Nakita na kita, hindi ka na pwedeng magtago pa. Kumuha lang ng trade pero apat ang namatay sa RB. Kakayanin ba ngayon ni Carl na sumilip? No sir, it's gonna be sinful taking that Lord down. Hindi na umubra yung Lord sa dami ng kasalanan ni Sinful. Napakadami rin talagang ginawa dun ng Marshall Mayhem. Sinisimulan ni Flacco. Actually, this is a different playstyle. Siyempre, wala namang pang setup yan in compare with the Cho. Pero, siya pa rin yung nangunguna sa gulo. Yung lagi niyang pagtalon, nakakailang eh. Sa members ng RB Pride, napapasok ba tayo? Mag-engage ba tayo? Magdidikit-dikit ba tayo? Kasi hindi rin naman biro yung damage na binibigay ni Flacco. Now, may conceal. Nakita agad si Carl. Sinasalubong ba? Pero mukhang mapapatras ang RB Pride. Level 1 Lord pa lang naman to. Pero tila nga kakatok na yata dito. Naglapag na ng dance floor. At naku po, napilitan mag-Tempest of Blades para lang makalayo. Pero nice defense pa rin ang pinakita dito ng RB. At ang Marshall Mayhem, disengage na sila. Di sila nabasagan ng inhibitor turret. Kaso nga lang, wala na yung mga Holy Blessing down that middle lane. And up top lane, napigilan pa. May Holy Blessing pa naman. Sakit. May Shockwave. Kaso nga lang, nasaktan na si Unyokis! Umasok na rin! Si Mid-GC, nandoon yung implosion mula kay God Raiko. Pero tila ba, hindi na pipigilan dito yung tapang ng Marshall Mayhem. One for one.
Pinalibag, hinatak, ilawang pusa na naman. Si Doc George, idagdag mo na si Illusion. Gadray ko, napipilitan lumayo. Si Carl, isunod nyo na rin sa laban. And a wipeout secured para sa Marshall Mayhem. This is gonna be it. Ang mga Ilonggo ay tutungo. Padayon lang hanggang game 3. Piniling ipaglaban kung ano naman talaga ang sinimulan na. At ngayon, parang ha talagang grand finals ang ating nakikita. Hindi basta-basta matatapos sa 2-0 ang mga Ilonggo. They unleashed the chaos against RV Fried for them to take it to game 3. Napakatindi yung ginawa nila doon. Yung pagkaka-question natin na parang hindi napapagana yung Karina. Pinagana bigla. Kung si MJC man yung MVP, dapat tumumbling ka. Ay, eto ha. Ako sabi ko sa'yo ha, si Onyokis. Si Onyokis, Arlot, nag-MVP ano ginawa. Pinayunan slash tayo. Ikaw, MJC, pag nag-MVP ka. Pag ikaw lang naman. Pag hindi ka tumumbling, ay sinasabi ko sa'yo. Pag tumumbling ka, bigyan ba kita ng epic skin? Ay, pag tumumbling ka, dadalawahin ko na yung epic skin. Ayan. Oh. Kung siya kung yung ikaw MVP, yung MVP. Kung ikaw yung MVP. Baka mamaya kasi, hindi naman ikaw yung MVP, tapos tumumbling ka, hingin mo sa amin bigla yung epic. Wala yun. Pag ikaw. Kasi parang si Kuya Flaco din, mainit din sa ano sa pagiging MVP. Ah, pwede. Si Flaco naman, pag ikaw hindi tumalon, dapat mataas din Flaco, ha? Sabi ko sa iyo. Ay, nako. Grabe yung nakita nating aksyon dito sa game number 2. Dikit yung laban And actually, RBFRYD yung nagko-control ng early game. And nung nagsimulan lahat ng kinwestan kung tila ba hindi napapagana yung Karina, tapos naka-triple. 9-2-1. Pool magic. Arcane Sakit. Boots. Naka-blood wings. Pag-glowing one pa yata yan, no? Genius. Glowing one o genius. Holy Crystal Starlium. Meron pa nga siya ditong pampabilis . Diba? May tawag dyan yung parang knife o something blade. O basta yung attack speed yung dagdag. Attack speed yung dagdag. So, ano sinasabi mo, Joshy Kings, na hybrid nalalaman? Ano sinasabi mo, Kuya, hindi gumagana? Nakita mo, diba? Unang sama ko sa class, triple kill. Ganang-ganan naman . Diba? And actually, isa din sa malaking bagay dito na ginawa ng Marshall Mayhem, yung pag-frontline din talaga ni Flaco and ni Clarence. Kaya, si Flaco yung magiging sandbag dito. Siya rin yung wingman. And for RBFRYD kasi, parang wala silang pantunaw dun sa Hylos. Oo. Ayan na. Okay. Alam nyo na yan. Ilang beses nyo na nakikita yan. Screenshot nyo na lang kung gusto nyo ganyan yung items. Wala. Hindi ito mahabling. Nag-ayos ng buhok. Karina, biglang hinawi yung buhok . Epas tayo sa epic skin. Epas tayo. At least kasi, baka magtaka sabihin, hindi niya lang ginawa. Hindi naman niya talaga kami narinig. Hindi niya kami rinig. Kung ginawa niya talaga kasi yun, parang coincidence na mangyayari. Kasi yun yung skill ng Yung skill ng Karina, yung first elusiveness. Yun yung pangalan. Tumatumbling-tumbling yun, men. Parang ito yung unstoppable na siya. Tapos na nating questionin kung paano nila pagaganahin yung Karina. Yun pala, masado kayong atat, nagpapa-item lang naman. Kumukuha lang ng mga kailangan. Akala ko may maniac pa to. Yung moment na to. Kaso nga lang, well, syempre, Ling yan. Di naman ganun din. Ang layo. Ang hirap abutin, di ba? And yung ginagawa ni Flaco, yung pauna nilang paangat. Yung parang ginagawa niyang kawali yung mga kalaban. Yung di pala kawali. Yung sinangag. Parang walk na. Walk. Tinotos yung kalaban. Napipilitan lumayo yung kalaban. And actually for RV, medyo . Parang naging downfall din nila yung paggamit ng Angela Mid. Kapos nga . Medyo para sa akin kapos sila sa damage. Kasi, asahan na natin yung Edith. Pero hindi enough yung Edith. Hindi enough yung Harith para pabagsakin yung ang kunat na Flaco. Ang kunat na Hylos dito. Diba? Tsaka yung
Yung ginawa ni Flacco, yung super buy time niya. Yung sa taas, yung tatlong miyembro yun na nag-commit. Oo.